Pinatutol do kanina ni PNP Chief Guillermo Eliazar sa kanyang mga field commanders ang paniningil ng New People's Army ng permit to campaign at permit to win fees sa mga kandidato. Kasunod ito ng babala ni Pangulong Duterte sa mga rebelde, maging sa mga political warlords na huwag sumausaw sa eleksyon sa susunod na taon. Kasabay nito ay pinag-utos din ng hepe ng pambansang pulisya na kilalanin ng mga pulis na may mga kaanak na kakandidato sa 2022 national and local elections. Ito anya ay upang hindi magamit ang mga pulis sa isang political activity ngayon nagsimula na ang election period sa bansa. As part of our commitment to continuously isolate the PNP from partisan politics, I've already instructed all chiefs of police to start the accounting of the respective personnel whose relatives have already filed the COC or would certainly run for public office in the May elections. The purpose is to possibly reassign them eventually in other areas outside the cities, municipalities, and provinces where relatives of our personnel would seek elective posts. This is to ensure that any power personnel would not be given the opportunity to intervene and likewise prevents speculations and allegations in the future that the PNP is engaging in partisan politics, especially at the local level. As I've stated, the PNP will remain apolitical and will take the initiative of holding any of our personnel accountable in cases of defiance of this commitment. Bukod dito, inatasan din ni Eliazar ang kanyang mga opisyal at tauhan na paggandaan ang inaasahang pagdagsa ng mga kakandidato sa papalapit na halalan sa huling dalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Partikular niya ipinag-utos ang pagtatalaga ng standby force na agad makakaresponde sakaling kailanganin pa ang karagdagang puwersa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Kaya inaasahan natin ang pagdagsa ng mga kandidato para humabol sa October 8 deadline. On the part of the PNP, I've already instructed our regional and provincial directors to place on standby enough number of police personnel that would respond to any eventuality as candidates and including party list groups beat the deadline. Pinapalalahan din natin ang mga kandidato na sa Mayo pa ang eleksyon kaya hindi pa kayo mananalo gaano man kadaming supporters ang bitbitin nyo sa inyong pag-file ng COCs. Ilalagay nyo lang sa panganib ang buhay ng inyong mga supporters kung maging super spreader event ang pagdadala nyo sa kanila sa mga COMELEC offices. Matuto sana tayong sumunod sa mga patakaran ng COMELEC at ng pamahalaan dahil itong unang sukatan ng magandang liderato na inyong ipapangako sa ating mga kababayan. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.